Kumusta? Ako si Juliana. At ako naman si Josh. Mahilig ka ba magbasa? Lumikha ng kwento, tula at iba pa? Nandito kami upang magbahagi ng sarili naming kwento na pinamagatang libro ng kahalagahan. Ngunit bago kami magsimula, naisip mo ba kung bakit mahalaga ang pagbabasa? Mahalaga ang pagbabasa dahil dito tayo natututong umunawa at maintindihan ng mga bagay-bagay. Ang pagbabasa ay maaaring maging libangan kung kaya't pwede natin itong gawin sa araw-araw. Malaki ang posibilidad na lumawak ang iyong pangunawa at pananaw sa pamamagitan ng pagbabasa. Halika't samahan mo kami sa pagbabasa sa kung anong hiwaga ang mayroon ang libro ng kahalagahan. Mula ng magpandemya, marami ang naaapektuhan at isa na rito sina Andoy at Andeng. Upang magpatuloy sa kanilang pag-aaral, ang kanilang lolo ang kumukuha at nagsasaoli ng kani-kanilang module sa paaralan. Kahit may katandaan na ito, nakakaya pa rin itong tumawid ng sapa para lamang makarating sa paaralan. Palubog na ang araw, habang naglalakad si Andoy, papauwi sa kanilang tahanan, napukaw ang kanyang tingin sa lumang libro na nasa tabi ng daan. Pinulot niya ito at sinuri kung mapapakinabangan pa ba o hindi na. Marahil, hindi nagustuhan ng may-ari ang librong ito kaya niya ito tinapon. Napagdesisyonan niyang iuwi na lamang ito, tutal mahilig magbasa ang kanyang kapatid. Oras na ng pagtulog, ngunit hindi makatulog si Andoy kung kaya't naisipan niyang basahin ang librong napulot niya kanina. Ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang mapansin na may nawawalang pahina ang librong ito. Iniisip niya na hindi niya maiintindihan ang libro kung kulang ang isang pahina. Kaya naman, itinabi niya na lamang ito at nagpahinga. Hapon nang magsimula ang maglolo, magbasa at gawin ng module ng bawat isa, mahirap man pero porsigido silang matuto. Maagang umalis ng bahay si Andeng, babaeng kapatid ni Andoy. Habang naglalakad ito pauwi, napansin niya ang isang papel na unti-unting tinatangay ng hangin. Kinuha niya ito at binasa ang nakasulat. Kahalagahan sa pagbabasa. Sinuri niya ito at napag-isipan na maganda itong pangdingas, tutal ito ay luma na. Nakarating siya sa bahay nila, bitbit ang papel na iyon at pinatong sa lamesa. Gabi na habang nag-aayos ang lolo ni Andoy at Andeng sa pagkainan para sa kanilang hapunan, agad nitong napansin ang papel na napulot ni Andeng. Kinuha niya ito at pinagmasdan ng mabuti. Tinawag nito ang magkapatid upang tanungin kung sino ang nakapulot ng papel na iyon. Nakita ko po yan kanina sa daan habang ako'y papauwi. Abay teka, hawigin ang libro na napulot ko kahapon. Umalis saglit si Andoy upang kuwain ang tinutukoy niyang libro. Oo nga, hawig na hawig ito sa bawat pahina ng librong iyan. Abay hindi na ako magtataka kung bakit kayo ang nakapulot ng mga ito. Ano po ibig sabihin ni Lolo? Sabay na tanong ng magkapatid. Ayon dito, ang librong ito ay mahiwaga. Ito ang librong matagal nang nawawala sa kanya at ang tanging tagapagmana lang ang makakakita nito. Ang magkapatid ang tagapagmana dahil nasa dugo ito. Sila din ang tagapagpahayag sa takdang panahon at ito ang panahon matapos mamatay ng huling tagapagmana. Ang bawat kahalagahan na nakasaad sa libro ay nararapat nilang ibahagi sa iba. Mga bata ang dapat nilang bahagian nito, marunong man bumasa o hindi. Matapos ang mahabang kwento ng kanilang lolo, halong emosyon ang nararamdaman ng dalawa, galak at kaba. Hindi nila inaakalang magiging tagapagmana at tagapagpahayag sila ng librong iyon. Kasabay ng pagbuo ng libro, ang pagpanaw ng kanilang lolo dahil tapos na nito ang kanyang misyon. Mula noon, masayang nagpatuloy ang magkapatid sa kanilang misyon hindi lang dahil sa tagapagmana sila, ngunit dahil na din sa hangarin nilang makatulong at pananaw nila na karapatan ng bata matuto sa pagbabasa man o pagbibilang. Karapatan ng bata matuto may pandemya man o wala. At higit sa lahat, karapatan ng bata turuan kadugo mo man o hindi. Doon nagtatapos ang aming kwentong Libro ng Kahalagahan. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang kahalagahan, kaya matuto tayong pahalagahan ang bawat isa.